All right, good day to everyone. This will be our, I believe, third video discussion for the subject BAM 158 Operations Management. So, without further ado, let's try to dig in with our topic for today, which will be all about capacity planning or capacity management. Sorry, palan, if I will be sound a little sick while I'm discussing for this recording kasi medyo masama pakiramdam ko today. Alright, so let's start. Dun sa ating like, in previous discussion, we tackled everything about deciding about your product design. Mga factors na kailangan natin i-consider when designing our product or making sure kung ano nga ba yung ibebenta natin. Is it a product or a service? Paano natin to i-design? Ano yung mga factors na kailangan natin i-consider when coming up with a certain product or or service that we want to sell to our customers or our guests? So, in this time around, we are going to discuss capacity planning. And actually, to tell you honestly, no, capacity is, in layman's term, or para mas maintindihan nyo pa lang as early as now on what you should be mindful about capacity, is yung kakayahan. Yung kakayahan ng business mo to produce a certain product given a certain demand. Ganun yung capacity natin. And capacity planning is planning about the maximum capacity or yung maximum nakakayahan ng current situation or current business mo in meeting the demand or the current demand of the market. So, let's dig in with capacity planning. Ayan. For example, ito. Unang-una pa lang. No? This highlighted text. Hospitals not too long ago had what could be described as facility oversupply. In the recent years, even before pandemic, we have a surplus of nurses. We have many, many medical supplies. Kung napapansin nyo, wala tayong issue when it comes to health. Primarily, talaga ang pinaka-pinagkakabala ng Department of Health natin is more on medical benefits, partnering up with PhilHealth, yun niya, and many other things. Pero ngayon, ngayon pandemic, nagkaroon sila ng capacity crisis. Kasi, tumaas yung demand ng situation natin ngayon sa mga hospitals, and bumaba naman ngayon ang supply ng mga hospitals natin. Nauubusan na ng medical supplies and yung mga workers, yung mga healthcare workers natin or yung human resource natin sa hospitals is hindi naman na bibigyan ng maayos na sustento and they are unmotivated. They are demotivated pala. They are demotivated with what's happening right now. Kaya hirap talagang mag-meet up yung demand ng current situation natin ngayon doon sa capacity na kayang ibigay ng mga hospitals natin ngayon. So let's try to dig in deeper. Capacity, it refers to the upper limit or ceiling. Okay, ayaw mag-highlight. Pero upper limit or ceiling on the load that an operating unit can handle. The upper limit or ceiling on the load that an operating unit can handle. Yung kakayahan ng isang business or yung kakayahan ng isang operating unit to support or to produce something, the upper limit or ceiling. Even though this seems simple enough, measuring capacity might be difficult in certain cases. Put it this way, how much can a company produce given a certain amount of input? Capacity planning needs to include not just the space alone, but also equipments to be used and the skills of workers. So sa capacity natin, hindi na natin tinitingnan kung gaano karami yung kayang i-accommodate. Let's say, for example, meron tayong restaurant or meron tayong pinaplano na coffee shop. And ang maximum capacity ng coffee shop na yon or ng restaurant na yon is 50 to 60 packs
Pero hindi naman talaga yun yung maximum capacity. Marami tayong kailangan include or marami tayong factors to consider. Kasi hindi lang naman seating yung ano yung titingnan when it comes to capacity planning. Tinitingnan natin kung gaano kaganda ating mga equipments. Are there any technical difficulties or possible technical concerns? Halimbawa, may gas leak or may possible gas leak. And then the number of skills, the skills of the workers, kung gaano sila kagaling, gaano sila ka-efficient and effective sa kanilang trabaho, pag may nag-absent, pag may na-late, everything else, marami tayong kino-consider when it comes to capacity planning. So the goal of strategic capacity planning is to achieve a match between the long-term supply and the long-term demand. So kailangan hindi tayo nag-over capacity or operating costs that are too high. Ibig sabihin, masyado ng maraming na-incur na cost para lang dumami yung kakayahan or capacity natin. For example, an example of overcapacity is overstaff. Napansin mo naman na konti lang ang kumakain or konti lang ang bumibili sa isang restaurant, pero bakit ang daming waiters? Bakit ang daming servers? Bakit ang daming nasa kitchen? Eh, konti lang naman yung customers nila. That's an example of overcapacity. Marami kang pinapasok na trabahador, ibig sabihin, cost yun. Pero hindi naman namimit yung demand kasi konti lang ang pupunta na customer. So that's overcapacity. Undercapacity is yung kabaligtaran naman na situation. Napakaraming customers pero konti lang ang waiters and kitchen staff natin or back of the house staff natin. So undercapacity siya kasi hindi niya kayang i-meet naman yung demand. So yun yung mga examples. So yun yung mga kailangan nating tingnan. Or yun nga, the key questions. What kind of capacity is needed? How much is needed to match demand? And when is it needed? Yun yung mga kailangan nating tanungin para sa sarili natin in order for us to know kung gano'n nga ba karami at gano'n nga ba kakonte ang kailangan natin na cost na i-incur in order for us to meet the demand. So we have defined capacity in general terms earlier. Yun nga, no? Meron pa tayong terminologies such as overcapacity and undercapacity. Pero this time around will be a functional. We have two useful definitions for capacity. Sorry, may tissue ako habang di-discuss. Design capacity. When it comes to design capacity, ito yung parang pinaka maganda or the best possible output that we can give. Best possible output kasi ito yung maximum capacity na kayang i-produce at the maximum rate possible. And then when we say maximum rate possible, ibig sabihin lahat ng factors na kinoconsider natin are at their best selves. So for example, yung equipments natin, they are top-notch, bagong bili or bagong maintenance, bagong repair sila, bagong polish, bagong everything else, lahat ng pampaganda, lahat ng pampadevelop ng equipments natin, ginawa natin, pinalinis natin, pinadisinfect natin. And then, our workers or our human resource, they underwent training, no? So, marunong sila, they are capable, they are very effective, they can produce at an efficient speed with an effective quality. So, ito yung parang pinaka best possible output na kayang ibigay ng isang restaurant or ng isang establishment. Given that all of the other factors related to capacity is at their best optimal quality as well. When it comes to effective capacity naman, ito yung kakayahan ng ating business at the current situation. When we say at the current situation, kasi meron tayong maraming factors na kinoconsider. This is very fragile area of the business, yung capacity. Might be, yan nga, baka magkaroon ng machine breakdowns, magkakaroon ng absenteeism, shortages of materials and quality problems, factors that are outside the control of the operations manager. Napakadaming pwedeng i-consider kasi talaga na factors when it comes to capacity. Baka nga yun nga, magkaroon bigla ng technical difficulties sa mga equipments na gamit natin. May sudden ka na trabahador na biglang mag-absent, di mag-work. So, kailangan mo na naman syempre i-adjust.
ang iyong capacity, shortages of materials, sa inventory, sa stocks natin, kinulang ka ng forecast na ganito dapat karami ang ating sibuyas pero hindi rin na-meet. So, there are many really possible factors to consider. Kaya, madalas, of course, ang effective capacity, mas mababa siya doon sa design capacity. Kasi design capacity is the best possible number of capacity we can produce. And then, effective capacity naman is yung kakayahan. Yung current kakayahan, yung kasalukuyang kakayahan ng iyong business to operate. So, yan, these are just some examples of capacity design, no? And then, ayan, meron ditong formula, pero with operations management, kasi I really don't want to give out too many formulas to consider. Pero we'll try to discuss this as we go along the discussion. Yan, mamaya naman i-discuss natin itong formula na to. Okay, so what could be the fundamental distinction between the two? Ayan nga, tulad na sabi natin, no? The difference of design and effective. As an example, a restaurant might have 100 seats, but it only opens up 60 every night because it cannot find enough servers at night. So 100 seats is a design capacity. Ito, yung pinakakakayahan talaga ng restaurant na i-serve a day, 100. Pero it has an effective capacity of 60 given an operating constraint. Meron kasing factor na nangyari. Meron silang factor na kinonsider. Kasi mababa lang or konti lang ang servers every night. Kaya meron siyang operating constraint. That is why the effective capacity is at 60 only. Mas mababa siya. Kahit 100 seats naman talaga ang kayang i-accommodate ng restaurant. So, ito na. Dito na tayo sa computation ng capacity utilization. So, this can be used. Ito yung formula na nakalagay kanina. No? Ito. Yan. This formula can be, in fact, quite useful. So, I'm not really saying that you should study this one. Pero, this can be useful in the future if you will have your own business. Capacity utilization, this is used sa pag nag-ooperate na yung business mo. So let's break it down, shall we? Yan, example. In a bakery, for example, we have established that the design capacity is 30 pies per day and effective capacity is 20 pies per day. So it means 30 ang maximum quality or maximum quantity of pies that they can produce per day, given that everything else is at their best selves, though, or best possible situation. And effective capacity is 20 pies per day due to operating constraints. Currently, the bakery is producing 27 pies per day. What is the bakery's capacity utilization relative to both design and effective capacity? So let's try to discuss this one. Before we begin to compute capacity utilization, we need to calculate the ratio of 27 pies per day over capacity. So let's just go straight to the solution. No? Sabi dito, utilization effective or utilization is the actual output divided by design capacity times 100. Ganun lang kasimple. And then the other one naman is efficiency. Actual output over effective capacity. Yun lang ang pinagkaiba ng dalawang formula na ito. This one, ito, divide mo yung actual output over the design capacity. And then this one naman, you will divide actual output to the effective capacity. Both times 100 kasi gusto natin kunin yung percentage. So in this case, ganun din ang gagawin natin. First, we will divide actual output over effective capacity para makita natin yung effective utilization niya. So that is 27 pies per day. This is the actual output, no? 27 pies per day. Divided by 20, since 20 is the effective capacity tulad na nakalagay dito. Ayan. And then times 100, that is 135%. Same with utilization design. We will use that kind of formula as well. Actual output over design capacity, that is 27 divided by 30,
since 30 ang design capacity natin nakalagay dito, times 100, that is 90%. So ano ang ibig sabihin ng dalawang figures na to? 135% and 90%. It means that utilization effective, ibig sabihin, more than the effective capacity ang pinoproduce natin as of the moment. It is more than what we can really achieve. Mas sobra kesa dun sa kaya naman talaga natin. And it is almost nearing 90% of our design capacity. So, napakalapit na niyang ma-meet yung design capacity natin or yung maximum quality output natin. Given this scenario, ano ang pwede nating isipin or ano yung pwede nating i-confirm, diba? The utilization rates show that the bakery's current output is only slightly below its design capacity since it is only 90%, and output is considerably higher than its effective capacity since this is already 135%. It's more than what we can produce. So dahil dito, the bakery can probably operate at this level for only a short amount of time. Kasi nga, since ang effective capacity natin or kakayahan lang natin as of the moment due to operating constraints is only 20 pies per day. Pero sumusobra tayo, sumasagad tayo into 27 pies per day, meaning we are overworking our employees, that can be one. Or another one is, yun lang talaga ang kaya ko, no? The most likely we are overworking our employees. Kasi masyado nating sinasagad yung ano natin, yung workers natin in order to meet demand. So in that kind of sense, they can only operate for a short amount of time kasi they are only prepared for 20 pies per day. So eventually, there is something that will run out. Maybe magra-run out dito ang stocks kasi nga 20 pies per day lang ang naitala natin effective capacity. So baka maubusan kagad yung stocks, mabilis maubos. Madaling mapapagod or ayun nga, no? Madaling mawawala ng energy ang ating mga workers. Or many other things na pwede mangyari. So, ganun ginagamit yung capacity utilization, and we will use this, or you can use this in the future if you have your own business with you. Pwede nyo itong gamitin. So, eto yung mga factors na kinoconsider natin. Sir, ilang beses mo lang sinabi, factors to consider kasi ganoon naman talaga sa business industry. Marami ka talagang kailangan isipin ng mga bagay-bagay in order for you to ascertain na magiging maganda ang iyong business. So ano yung mga factors na kino-consider natin for capacity? Well, in fact, to be honest with you, almost the same lang din naman with product design. With product and service design kasi, diba, meron din yung mga factors na kino-consider. This one then sa capacity planning, meron din, it's almost the same. First is, of course, the facilities, yung mga equipment natin. Equipment, locational factors such as transportation cost, distance to market, ayan, labor supply, energy sources. Example, shoe store chooses a large facility that would accommodate both adequate sales display and inventory space. Yan. So yung facility kung saan mo ginagawa yung business is a huge contribution for effective capacity kasi syempre sa space na yon, i-divide mo yon into certain areas. You will divide the areas to operation, office, inventory, delivery, supply receive, supply end. So sa pagdesenyo ng facility natin, malalaman natin kung gaano nga ba
Next is the product and service factors. So, kailangan din natin i-consider dito yung variation ng ano natin, ng product or service natin. So, if your product or service is more uniform or iisa lang naman or hindi naman ganun kalaki ang variation or hindi ganun kadami, let's say for example, yung menu ng ano, yung menu natin ngayon is more focused, hindi ganun kadami, hindi ganun kadami yung ino-offer natin products, and meron tayong mga degree of specialization or naka-focus lang sa mga kaya natin talaga i-deliver, ibig sabihin, mas mabilis nating magagawa kasi mas maliit lang naman yung degree of variation natin. Whereas, pag yung menu na nakalagay doon sa ating yung mga menu items na nakalagay sa ating menu ay napakadami, napaka-diverse, napakadaming pwede pagpilian, mas matagal ngayon mapaproduce yung isang bagay kasi mas marami kang kailangang isipin na iba-iba or mas marami kang kailangang isipin na variation. Whereas compared pag, halimbawa, 5 or 4 or 6 lang ang iyong products na ino-offer, mas focused ka, mas mabilis mong ma-deliver kung ano yung mga naka-offer dun sa menu mo. Next is the process factors. So, dito na nakalagay yung the contribution of different processes to your capacity. So, let's say, for example, the pulp and paper industry typically uses chlorine for bleaching purposes. And an abnormal situation resulting in a chlorine leak calls for rapid corrective actions to contain leak and neutralize effects. Thus, the rate of output will be slowed by need to take actions. So, meron mga nangyari doon sa process mo or doon sa, let's say for example, doon sa equipment or meron nangyari doon sa operations mo na naputol bigla or magkakaroon ng damage sa buong workflow. Let's say for example, kayo ay nagtatrabaho sa isang fast food industry and then all of a sudden, your french fries maker or yung fryer ninyo nasira. It is which nagkaroon ng oil leak or nagkaroon ng gas leak or whatever man kung ano nangyaring masama doon sa ating equipment. So magkakaroon ngayon ng slower production of fries. And then, bababa ngayon yung capacity na kaya natin i-produce na fries given that merong nangyaring masama or merong nangyaring hindi ka nais-nais dun sa isa sa mga integral part ng process natin, which is yung fries. So, ngayon, dahil dun, magkakaroon ng adjustment sa capacity natin. So, if that is the case for our equipments, our facilities, our tools na ginagamit natin. Same can be considered for human factors. So, dito nakalagay yung motivation ng ating human labor force, yung ating benefits, absenteeism, mga lates, mga leaves, ganyan. Marami kayong skills, then of course, training, experience. Napaka-diverse kasi ng human factors natin. So, malaki ang contribution ng human factors sa pag-plan ng ating capacity. So, syempre, halimbawa, hindi ka naman mag-offer ng something sa iyong menu kung hindi naman kaya gawin ng human factor mo, ng human workers mo, diba? Kailangan ang ilalagay mo doon is yung kaya gawin ng human workforce mo. At yung human workforce, the number of your human workforce who is currently working in that particular shift should be equal to the demand or the current demand of your business. Next, policy factors. This is in regards to management na, sa side ng management. So, dito nakalagay yung overtime, second or third shifts, pag-schedule ng ating mga trabahador, different policies in the workforce or in the work field. Yun yung mga isa sa mga factors na kino-consider when it comes to capacity planning. Operational factors, same lang din doon sa ating process, pero dito nakalagay yung
ating mga raw materials, yung halimbawa kung meron mang hindi ma-deliver na mga items, mawawalan ng storage space para dun sa ibang items. So kailangan efficient din yung different areas ng operations mo para hindi nagkakaroon ng lag. Kumbaga sa operational factors dito nakalagay yung dito nakalagay yung ating mga yung different business units or different departments na kailangan hindi rin nagkakaroon ng lag or tuloy-tuloy lang din ang trabaho nila para smooth ang workflow natin. An example that I can give here is for example si cashier sa isang fast food restaurant ay nahihirapan kumuha ng orders. Kaya ngayon ang daming linya, ang haba ngayon ng linya, yung back of the house mo, yung mga kitchen mo, yung nasa back of the house, yung sa kitchen, yung nasa prep side, cold side or beverage or fries, ganyan, they're all ready and prepared for the capacity, for the demand of the current situation. Pero yung cashiers mo, hindi nila kaya mag-meet do, hindi nila kaya i-meet yung demand kasi nahihirapan sila. Ang daming customers, nahihirapan sila mag-input ng orders. Mabagal ngayon. Nagiging magbagal ngayon yung operation kasi mabagal yung pasok ng orders. Mabagal na nalalaman ng ating mga back of the house kung ano yung mga kailangan nilang gawin. Kaya and therefore, mas malaki yung time na kinoconsume para lang i-accommodate yung napakaraming linya na yun. And that is one thing na kinoconsider natin, or that is an example of an operational factor. Supply chain factor naman, dito nakalagay yung mga suppliers natin. How well is the transaction between the suppliers to the end of the supply chain, from the point of delivery, point of the process, and then point of extraction dun sa ating mga products. And then lastly, we have external factors. Ito yung mga factors na hindi na natin kayang i-control sa ating business, such as yan, requirements of the government, or may mga nangyayari ngayon sa society natin or sa may nangyayari sa society or meron nangyayari na current happenings sa society natin ngayon. That helps in reducing or helps in contributing doon sa current capacity na iyong imi-meet or kailangan imi-meet sa business mo. So yan, napakaraming factors na kinoconsider. Pero at the end of the day kasi, if you will look, no, ang pinaka-important lang naman talaga na kinoconsider when it comes to factors that affects capacity planning is human. Human factors is one. Kasi they are the front line. Eh. Sila yung haharap sa ating mga customers, sa ating mga guests. Sila yung gagawa mismo ng trabaho. Sila mismo yung mag-ooperate at magtatrabaho in order to produce our product or our service. So, it really matters if our human workforce is trained, if they are skilled, if they have experience, if they know what they're doing, if they're efficient with what they do. Yun. Doon nakadepende. Kaya, pag magaling ka, or pansin nyo, di ba, kung kayo ay natatrabaho na, yung mga magagaling talaga mag-work, sila yung madalas nilalagay doon sa mga alam ng mga managers na oras na sobrang dami ng tao. Ako kasi, I've had chance to work in that kind of industry. And pansin ko na yung mga magagaling sa amin magtrabaho, sila talaga yung nilalagay doon sa mga pinakamahihirap na oras ng araw. Let's say, for example, sa isang restaurant, pinaka-busy ang lunch and dinner. So, sa lunch and dinner, yung mga hindi masyadong maayos na magtrabaho, or sakto lang yung kaya nila, yung capacity na kaya produce ng labor na yon is enough to sustain the business. They are the ones who are taking lunch break early
And then yung mga nagiiwan habang lunchtime is yung mga magagaling kasi dun dagsa yung mga tao. And then pag pawala na yung mga tao, pag paubos na yung lunch, ano, lunch rush hour, buwabalik na yung mga nagbreak. Yung mga magbe-break naman ngayon is yung mga sumugod doon sa gera. And then yung mga magtatrabaho naman ngayon is yung mga kaka-break lang. Meron pa mga hindi allowed mag mga hindi ano naman no, I'll tell you the truth no. Meron sa amin din na hindi pinagbibigyan ng mga weekend day off kasi alam ng mga managers na maraming tao on that specific day kaya kailangan niyang pumasok. Yung mga ganong klaseng bagay ba. Another thing na kailangan din i-ano dito is yung process factors natin since ito yung mga ito kasi dito na nakalagay yung equipments na kailangan natin magamit in order for us to produce our effective capacity. Operational factor, kailangan everyone is working really hard, no? Or everyone is, you know, working harmoniously. Tuloy-tuloy yung trabaho ng lahat. Kasi pag meron talagang naglag or merong isang business unit na hindi makapag-produce or hindi kayang i-meet yung demand, talagang everything else will be lagged as well. Let's say, for example nga, diba, sa isang food business, magkakahiwalay yung departments ng hot side, ng cold side, ng beverages, ng bread and pastry, ng prepping side, ng dishwashing, magkakaiba yan. Kung meron man isa doon na ma-left behind or hindi kayang humabol or gawin yung kanyang trabaho, talagang maapektuhan lahat. Like say for example, doon sa hot side, merong grill and merong fryer. Si fryer mo mabagal, si griller mo mabilis. Paano kung sobrang dami na ng demand, pero si fryer mo hindi kaya makapag-keep up doon sa demand? Of course, that will affect customer service, that will affect customer satisfaction, and that will affect everything else in the business. Babagal ang pag-produce ng iyong produkto. Yun lang naman, ang mga tingin ko talaga na kaya or dapat talagang i-consider when it comes to capacity planning. So, with that being said, we will produce now to the next. Before we produce, ayan, meron ditong summary ng table natin. And then meron din ditong reading material na can be considered a good example of capacity planning. Ito yung mga strategy na ginagawa ng McDonald's para sa kanilang business. Pwede nyo itong basahin in order for you to have a better outlook on capacity planning. Next, ayan, deciding whether to perform in-house or outsource. And considerations. When it comes to business, hindi naman talaga kailangan lahat ginagawa mo as the business owner. Let's say, for example, ikaw ay nagsimula ng business as a sandwich store or sandwich shop. Hindi naman talaga necessary na ikaw ang bumili ng sarili mong tinapay. Hindi naman din talaga necessary na galing sa sarili mong garden lahat ng gulay na gagamitin mo. Hindi naman necessary din na dapat ikaw ang gagawa ng mga palaman ng iyong sandwich. Pwede ka mag-outsource. Pwede kang bumili from different other establishments kung sa tingin mo ano ang best para sa business mo. So dito papasok yung deciding whether to perform in-house or outsource in consideration in developing capacity alternatives. So we'll be primarily focusing on deciding whether to perform in-house or outsource. To tell you honestly, with, let's say for example, with Starbucks or with other coffee shops, hindi lang Starbucks, no? Yung kanilang mga baked products doon, meron yung commissary.
meron yung outside business, ina-outsource nila yon para delivery doon sa kanilang cafe or sa kanilang stores. Kasi, syempre, kung gagastos sila ng malaki para mag-i-invest sila sa equipments, sa pag-produce ng mga cakes, ng mga sandwich, ng mga pastries, maglalaan sila ng pera for workers, for human labor, skilled workers who are experienced enough in creating cakes and pastries. Kasabay pa ng operating cost ng coffee shops, ng electricity, ng bill, ng mga barista, ng mga equipments, mga inventory din ng ano ng inventory din ng mga food products mo. So storage din ito sa mo sa store. Marami kang factors na kailangan isipin eh if you are planning to create your own product. So pwede naman din pala na bumili na lang sa iba. Ia-outsource mo na lang. Para ikaw, as your business, you can focus on something else that is more important in your business. For example, you are a coffee shop business and your product talaga or your primary product is beverages or hot and cold beverage. You can focus on that. You can focus your whole investment, your whole capital to for tools and equipments, for quality raw materials, looking for skilled baristas or skilled workers. And then if you want to have your own if you also want to sell salads, you want to sell pastas, you want to sell bread and pastry or cakes, you can just outsource it. You can look for different businesses who are focused on that kind of product as well. In that way, mas may ensure mo na quality pa rin yung product na pumupunta sa iyo, pero kahit hindi na ikaw ang nag-produce to, hindi na ikaw ang gumastos to produce it. Naintindihan nyo? Yun lang naman ang kailangan nating malaman when it comes to in-house or outsource. Pero let's try to dive in deeper doon sa ating mga pinag-usapan, no? Tulad nga na sabi yan, capacity planning decisions involve both long-term and short-term considerations. Strategies are typically based on assumptions and predictions about long-term demand patterns, technological change, and competitor behavior. So ito yung mga general ways or factors na kino-consider when it comes to capacity. Dito nakapaloob yung mga pinag-usapan natin kanina. And then N, a reasonable approach to determining capacity requirements is to obtain a forecast of future demand, translate demand into both quantity and the timing of capacity requirements, and decide what capacity changes are needed. Let's proceed with yan. Now, once capacity requirements have been determined, so meron ka na, alam mo na, kung ano yung mga kailangan mong i-consider sa iyong business, no? Eh, kasi, di ba, syempre, may iba't ibang capacity requirements yan per business. And then you have determined now your own capacity. You are now good to go or mag-decide ka na whether or not to produce a good or provide a service itself. Ito nga yung product or service design. Or to outsource it from another organization. So, ayan. Tulad ng sabi natin, in-house operation, ikaw mismo gagawa. And then outsourcing naman is involve hiring outside assistance. Sorry, ang labalala na yung sakit ko. Alright, let's try to make this quick kasi ito na lang din naman yung last ano natin. Last point of discussion natin. Yan, discuss factors. Again, na my gosh, my goodness. Factors na naman to consider whether to perform in-house or outsource. And I guess dito na tayo magtatapos no sa mga factors na ito kasi itong meron ditong computation. Ayan. Hindi naman na talaga kailangan to gawin. This is just to make sure accuracy or to make sure na ano talaga na ikaw kung ikaw ba ay kumikita or hindi. Pero for a starting up business,
it is enough to consider, it is enough to know these factors. So, ano yung mga factors na kinakonsider natin? First, available capacity. Dito nakalagay nga, of course, yung kakayahan nyo as the business. Kaya bang i-produce ng business mo kung gagawa ka ng sarili mo? Or pwede ka naman bumili ka na lang sa iba ng, ano, ng sarili mong product. Expertise. If a firm lacks the expertise to do a job satisfactorily, buying might be a reasonable alternative. For example, yung mga current workforce mo ngayon, they are only trained experienced to produce coffee products. Hindi naman talaga sila trained to produce bread and pastries. So it is much better if you will just buy from outside. Quality considerations. Syempre, ito rin yung ano mo, yung kukonsider mo, no? Kung gusto mo talaga ng makapag-focus dun sa quality ng product mo at kaya mo naman pala i-produce yun or gusto mo talagang makontrol yung quality ng product, then okay, ikaw gumawa ng sarili mong product or raw material. Ikaw gumawa ng sarili mong tinapay, ikaw gumawa ng sarili mong panaman, sa sandwich mo, and so on and so forth. Pero kung hindi naman ganun ka importante sa'yo yun, or you want, or you trust other brands or other businesses for their quality, pwede ka na lang din mag-outsource. Nature of demand. Syempre, if hindi kaya ng capacity mo dahil marami ang demand, it's just much better to outsource the product. Cost. This is pretty much self-explanatory, I believe. Pagtingin mo na mas mahal, mas mamamahalan ka kung ikaw ay gagawa na lang ng sarili mo or mas mamamahalan ka kung ikaw ay bibili na lang from outside, it will all depend to you. Ano ba nga ba ang kaya mo? Again, it will all come down to expertise and quality consideration. And lastly, we have the risks. So meron tayong risk din na nakapaloob when it comes to outsourcing and when it comes to in-house operation. If you will do in-house operation, you should make sure that you are expert in what you are doing in order for the quality to not decline, to lower the risks possible. Or, kasi kung ikaw ay gagawa ng in-house operation, pero hindi ka naman ganun ka-expert sa ginagawa mo, there is a risk na bababa ang quality consideration or bababa ang quality. So, in some cases, it's much better to do outsourcing instead. Kasi with outsourcing, you are making sure that the producers of the product is an expert. Therefore, there's a lower chance of risk to low for quality considerations. So, yun. For example, ayan, since ang restaurant kasi, hindi kaya syempre yung gawin ng restaurant lahat, so they are outsourcing laundry. Kasi laundry is an essential part of restaurant operations. And kitchen cleaning, yung paglinis ng buong kusina, at the end of the day, mahihirapan din or baka pagod na yung mga workers mo. So maybe it's much better to focus on or to hire an external company that can do the job more perfectly. So yun yung mga kailangan natin i-consider when it comes to in-house operation or outsourcing. Saan ka nga ba mas makakamura? Kaya mo nga ba i-produce ang produkto na yon? Or baka mas mainam na bumili ka na lang muna sa iba habang ikaw ay nag-start pa lang naman? So yun yung mga bagay na kailangan natin i-consider when it comes to making a decision if you are planning to do in-house operation or outsource na lang doon sa product na yun. So again, that's it. I'm very sorry if medyo magulo ang pag-discuss ko ngayon kasi I'm a little bit hazy rin. Pero I tried my best to deliver this and I hope meron kayong natutunan na as much as possible na pwede ninyong gamitin din para sa inyong entrepreneurship subject. Kasi capacity talaga is really one thing to consider when it comes to startup. Kailangan nating alamin kung ano yung kaya nating gawin na produkto. Gano'ng kadami? Kaya ba nating ma-meet yung demand? Ano yung effective capacity natin versus our design capacity?
tayo ba ay bibili na lang or mag-outsource na lang ba tayo ng ibang products natin? Should we be partnering up tulad na nakalagay dito, no? Ayan, partnership. Ito, hindi ko na ito masyadong di-discuss. This, you can just read on your own. These are good points to consider, no? When it comes to partnering with other suppliers. Tulad ng, let's say, for example, sa isang Chinese restaurant, ayaw mo nang mag-produce ng sarili mong chili garlic oil. Gusto mo nalang maghanap ng chili garlic oil na pwedeng mag supply para sa iyo, kasi natatandaan mo merong isang supply, merong isa kang chili garlic na nagustuhan mo ng sobra at gusto mong gamitin 'yon para sa iyong product, sa iyong business. So you want to partner with that business para exclusive ang deals ninyo. There are pros and cons of one supplier and multiple suppliers. You can read this on your own, pero for our subject, for the sake of our subject and for the sake of our midterm grades, we'll only focus on Module 10 and Module 11. Particularly in Module 11, hanggang dito lang po sa factors to consider for in-house and outsourcing. So, ayan. With that being said, thank you so much for trying to listen to this discussion. I appreciate each and every one of you who are watching at this end, at the end of the video. Thank you, and I appreciate na nakikinig pa rin kayo kahit ito may sakit at medyo hazy. So, thank you so much. I appreciate it. Stay safe always, and God bless everyone. Bye-bye.